Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman po si Yuricito to learn with me. Ano ngayon ang ating pag-aaralan? Before anything else, I am Yuricito, brand ambassador po ng World of Feng Shui and Business Associate. Sa lahat po ng hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe na ninyo lahat yan. Kalimbangin na po lahat ninyo. Para, ma-notify kayo sa lahat ng mga darating na mga videos ko. Ano ang ating pag-aaralan ngayon? Wow, this is really very interesting. Bakit po? Bakit kaya interesting? It is the signs of the birds. Ano yung mga senyales ng mga ibon na nakikita natin? Ngayon, ilan ang ibon nakikita ninyo? How many birds do you see? A single blackbird na okay lang. Ang dami kasi mga ibon dito sa akin. A single blackbird indicates an important message. A pair of birds means love is coming your way. Naku, patay tayo dyan. Hindi ko na kailangan. A family of birds, pag marami naman sila, suggests the possibility of a new addition to the family or a family reunion, which brings happiness. Ngayon, pag, for example, may nakita kayong ibon na injured, okay? O anong tawag dito, na accidenting bird or may sugat, okay? An injured bird is a warning. Warning yan. Kailangan tandaan po natin dahil very very interesting topic po ang ating topic, kasi lahat ito napag-aralan ko kay Lilian Tu. Okay? Napag-aralan ko sa mga grandmasters ko. Ngayon, ang ibig sabihin, if you see an injured bird, it is a warning because you need to be careful for the rest of the day. Drive safely. Drive slowly. Pero kapag nakakita ka naman ng healthy bird, a healthy bird suggests a happy occasion. And then, several birds chirping merrily means increased social partying. Ah, kaya naman pala. Yung mga dyan sa veranda ko, ayan, di ba lately, lagi ako sa party, di ba? When birds are singing, it is a happy sign suggesting a busier social life. Kaya naman po pala, di ba? So, ngayon, ano yung nakikita ninyo? Minsan may nakikita akong magandang birds eh. Napakaganda niya. What color birds do you see? Okay, what color birds do you see? A white bird means healing. If someone close to you is desperately ill, this is a sign of recovery. When a bird with red markings means an owner of some kinds is coming to you. Kaya naman pala. Pag red o may kulay yung ibon na nakita mo, ibig sabihin, you will be honored. You will be honored of some kind is coming to you. Yellow bird ang nakita mo. When you see a yellow bird means sudden wealth. Wow, gusto ko makakita ng yellow. Hindi pa ako nakakakita ng yellow. Sudden wealth or a happiness occasion such as pregnancy. Okay? Ngayon, nakakita ka ng bluebird. Means promotion at work. Ngayon, what kind of birds do you see na naman? Kanina, what color? Now is, what kind of bird do you see? Magpies means a new friends coming into your life. Birds of prey always mean wealth. The eagle, yan, for instance, suggests good fortune. Pag nakakita ka ng eagle, wow, sasagakin ang dami. Small birds such as sparrows indicate good news. These are happy messengers. And then lovebirds suggest romance or meeting a soulmate. And then crows
Yan, minsan nakakakita ko. Minsan, divine messages can be expected. Kaya pala, my God. Perhaps having a prophetic dream. Totoo nga. Totoo siya. Owl naman, kapag nakakita kayo ng owl, indicates a teacher of great significance coming into your life. Ngayon, sa feng shui. In feng shui, birds are powerful symbol. Kaya ang sinasabi ko kay kay Sir Bambi Rarican, ang mga birds na inaalagaan mo, that is really very powerful powerful partners of you, 'di ba? In feng shui, birds are powerful symbols of new opportunity. And so the crimson phoenix, this is the crimson, ay ang bigat po niya. This is maybe 5 kilos. Ang bigat po niya. This is bejeweled, magkabilaan, may mga bato. Binili ko po ito sa World of Feng Shui. That was long, long time ago when I am starting, Feng Shui nung araw. So, wala na po siya. This is my collection kasi, lahat po ng, wala na is my collection. This is my collection and it is really very expensive po siya dahil it is made from not metal but bronze. Kaya mabigat po siya at mabigat din po sa bulsa kasi mahal siya. So now, kasi siya yung celestial queen. Ouch! Ang bigat niya sa totoo lang. ito yung Crimson Phoenix. Aray ko, sandali lang, mabigat. The celestial queen of all feathered creature. It is the ultimate symbol of new opportunities during times of adversity. Having the phoenix image in the home, wow, buti na lang at meron ako dito sa opisina, is said to attract prosperity and abundance. 100 phoenix would be 100 times more auspicious. Si Madam Lilian, meron siya niyan. Talagang nagbebenta siya nung araw. Ewan ko kung meron pa siya. Yung talagang painting siya. He has in her office, not office, but parang dining room sa kanyang bahay. Meron siyang office doon. Tapos may dining table at saka yung talagang pinagawa niya yun para sa amin. So, para sa aming mga estudyante niya at mga bisita. So, nandun yung mga 100 birds na Kasi having the phoenix image in the home is said to attract prosperity and abundance. 100 phoenix would be 100 times more auspicious. 100 times more swerte. Another birds naman, even bird feathers, just like this one, okay, feathers yan ng peacock. And bird feather, pag minsan may nakikita tayo sa daan, kunin nyo, are also regarded with favor. Birds signify protection for those who take financial and business risks. When placed in the south, kailangan ilalagay natin sa south. Birds ward off bad business luck. Pag nilagay ninyo sa south area, so maglalagay pala ako ngayon sa south, oh, 'di ba? Kahit na sabihin ninyong natutunan ko ito, nakakalimutan ko pa rin. And now that I am teaching you, na nanonotify ako kung ano ang dapat kong gawin. So I need to put I have feathers there. I have already put some feathers there. There. When placed in the south, birds ward off, tinatanggal ang bad business luck. Roosters naman, deflects gossip and politicking. Ibig sabihin, yung namumuliti ka. Okay? Namumuliti ka and mga chismis. So, you need to put at the west side of your office or west side of your house or your living room. Birds of prey bring wealth. Katulad yung yung agila. Diba? And birds' feathers protect from accidents. Katulad nito, during travel. Okay? Hanging even a toy bird. Pwede rin yan. With the real bird feathers. Pwede rin yon. At the back of car is powerful
protection from accidents. So you need to put ano, eto, these feathers of peacock or real feathers, pwede rin, to ward off accidents. In Taoist feng shui, birds are regarded as a cosmic energies, messengers. So birds flying towards you. Kapag ano yung sinalubong ka ng ibon. Ano ang ibig sabihin niyan? Are the best signal. Yan ang isang sign na napakaganda na nagde-drive ka or you are walking and then you yung bird pumunta sa iyo. That is a good sign. Birds flying away from you suggest a missed opportunity. Na-miss mo yung opportunity. Yung nag-fly siya. Sa akin, lumalapit ang mga ibon. My God. Ang dami kong ibon. My God. Dami dyan sa veranda ko, dyan sa rooftop ng ano kasi, ito kasi, fourth floor. Tapos yung ano, dyan sa, dun sa dulo is third floor. So, kaharap ko yung ano, rooftop. Okay? So, ang dami kong mga ibon dyan. Okay. Birds flying towards you are the best signals. Birds, flying away from you suggest a missed opportunity. Namimiss ninyo ang opportunity. A bird flying upwards is a good sign. Okay? Bird singing in the morning brings good news. Oh my God, buti na lang. Alam ninyo, sa veranda ko, veranda ng bahay ko, tsaka veranda ko rito, oh my God, they are singing in the morning. Kaya ayokong iwanan itong ano, yung bahay ko at itong opisina ko, kahit na sabihin ninyong itong aking mansion ay anong tawag dito, matagal na. I don't want to leave because dito ako naging successful. Now, birds singing in the morning brings good news, and when birds build nest, kapag naglagay ng ano ng nest sa bahay ninyo, oh, that is a very, very good sign. When birds build nest in your garden, it is a very good sign, heralding prosperity or increased income. Diba ang ganda-ganda niya? So, mga kapatid, dito na nagtatapos ang aking signs from birds. Okay, sana po may natutunan po tayo sa araw na ito, dahil ito, i-put in mind natin or jot down notes natin kung ano yung mga signs na yan para alam natin. O kaya ulit-ulitin natin yung video para matuto po tayo. Okay? So, ako po si Yuri Saito na nagsasabing, hate what is evil and hold on to what is good. Do not let evil defeat you, instead conquer evil to good. Sa lahat ng mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin channel at hindi pa member, meron po tayong every month na member and super chatters, day. So, halina kayo. Sumama na po kayo para mabigyan ko po kayo ng konting signs of gratitude sa inyo na loyal or being a member and super chatters in my channel. Maraming salamat po. Salamat. Bye-bye.